Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa Mayorca South sa Taguig. Alamin natin ang latest na progress sa iba't ibang mga projects na ginagawa dito. Binakuran na pala itong malawak na area sa tabi ng Sunshine Mall. Malapit na sigurong simula ng pagtatayo ng isa pang malawak na regional mall ng Ayala. Bukod pa ito sa isa pang mall na nasimulan na pero hindi pa tapos. Isa pang mega project na matagal ng delayed na itatayo din dito sa Arca South ang Taguig Integrated Terminal Exchange, isang transport hub na mas malawak pa sa PTEX at One Ayala. Dito sa bungad ng Arca South, dalawa pa lang na office building ang naitayo na dito, ang Trine Enterprise Plaza at ang bagong headquarters o main office ng MDC o Makati Development Corporation. Maluwag yung mga kalsada dito at meron pa mga bike lane at pedestrian lane. So yun guys, mukhang mananatili dito ang Sunshine Mall, ang nag-iisang survivor na building dito sa area sa bungad ng FTI. Hindi ko lang alam kung kasama ba yung Sunshine Mall sa 72 hectares na nabili ng Ayala Land dito sa FTI. Dito naman sa unahan, may naitayo na na office building, yung kulay black, at dito naman sa kabila, ang Seda Hotel at ang Ayala Lifestyle Mall. Matagal na rin na na-delayed ang mga proyektong ito at sa ngayon ay unti-unti na nagkakaroon ng progress. Maganda rin itong Ayala Mall na connected sa Seda Hotel. May linear park pa sa gitna na diretso hanggang doon sa likod. Yung office building dito, may ilan na rin mga tenant, pero majority ng mga office space ay vacant pa. Dito naman sa side na to, malawak pa yung area na tatayuan pa ng iba't ibang mga developments sa mga susunod na taon. Sa kabilang dulo ng Arca South, may mga office building na rin na naitayo doon. Andito na tayo sa pinakagitna ng Arca South. Dito ang pinakamaraming proyekto na ginagawa sa ngayon. Ito ang pinaka-main na street, ang Arca Boulevard. Apat ang lane sa kalsadang ito, dalawa sa magkabilang side. Doon sa kabilang dulo ng Arca South, ang pinakamaraming proyekto na ginagawa sa ngayon. Iba't iba mga residential building ang sabay-sabay na ginagawa dyan. Bukas na rin dito ang Lander Superstore at meron pang gasoline station dito sa unahan. So ayun guys, ang gaganda ng mga residential building na tinatayo dito. May height limit din yata dito kasi pantay-pantay lang yung taas ng mga building. Kaya ang ginawa ng Ayala Land para ma-maximize yung property, may ilang floors na underground at meron pang basement parking. Ito pala ang Park Cascades.
Ang kagandahan lang sa mga residential condominium na ginagawa dito, may mga open spaces sa gitna katulad ng mga park at garden. Sa ngayon, ongoing pa yung ibang mga project na ginagawa dito katulad ng Garden Court Residences. Pero dito sa dulo, tapos na yung ilan sa mga residential building at may mga resident na nakatira dito. Nandito rin sa dulo ang Healthway, ang kauna-unahan na cancer care hospital dito sa ating bansa. Mga Avida Towers Condominium pala yung tapos na. Isa pang cluster ng mga residential building na tapos na rin ang The Veranda. Good news para sa mga resident na nakatira dito sa Arca South. May modern jeepney na umiikot dito, ang Arca South Loop. Hindi ko lang alam kung libre ba o may bayad. Ganon din sa gitna ng Avida Towers at Garden Court Residences, may park din dito. So ayun guys, itong stretch na to, tapos na yung mga residential building. Dito naman sa kabila ang Arbor Lanes. Tapos na yung phase 1 dito at ginagawa naman yung phase 2. Mga upscale residential building ang Arbor Lanes. Ibig sabihin malawak yung mga units at medyo mahal. Ito yung tapos na at dito sa harap naman yung ongoing pa na ginagawa. Mapapansin naman natin na napakarami mga residential building ang itinayo dito sa Arca South. Ilan kaya ang target na population na titira dito kapag natapos na ang lahat ng mga project na ginagawa? Ito naman yung harap ng Arbor Lanes.
Nasabi nga natin noon na ang Arca South ang next na BGC. Pero medyo iba ang master plan dito sa Arca South kumpara sa BGC. Parang master plan community ang Arca South imbis na business district katulad ng BGC. Kapag natapos na yung mga residential building dyan, dito naman sa harap yung tatayuan pa ng iba pang mga projects. Dito nga sa unahan, mayroon ng hukay dyan at malapit na rin simulan yung itatayo ng mga building. Malapit na rin itong matapos para sa mga nag-invest dito sa Arca South. Mukhang ilang buwan na lang at matuturnover na ang mga units. Dito pala sa area na to ang puro residential. At yung katapat naman ito, yung malawak na mga vacant area, yung magiging commercial at corporate areas. Dito nga sa dulo yung financial center at meron ng tatlo na office building na natapos na. Abangan pa natin ang pagsisimula na itayo ang bagong regional mall, ang integrated transport terminal, at marami pang iba. Anong masasabi nyo sa mga latest na development dito sa Arca South? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.
Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching.